namatay yung rabbit natin. Hindi ko alam kung anong sakit niya. Malakas pa siya kahapon. Pinakain pa natin siya ng Madre de Agua. So hindi natin alam kung anong sakit ang dumapo sa kanya. So rest in peace, rabbit. Okay. So talagang ganyan pag nagpa-farming, may mga namamatay. So pass muna tayo sa rabbit. Mamaya, ililibing natin siya. So ganito yung ginagawa ko pag may namatay na hayop. Kailangan ilibing malayo dun sa backyard mo para iwas sakit ang mga hayop. Hindi mismong dun sa loob ng backyard. So mamaya, babalikan natin yan. Nakakalungkot. At wala tayong magawa. Hindi natin control yan. Okay. So ayan, maghuhukay muna tayo. Ng libingan ng ni rabbit. Dito na lang. So ayan na yung paglilibingan natin sa rabbit. Nakapagod. Kunin na natin yung rabbit. Natin na yung rabbit. So kawawa. Actually, ito ay rabbit ni Snow. Pet niya ito. So nakita na rin ni Snow yung rabbit niya na namatay. Medyo nalungkot yung anak ko. So wala tayong magagawa. Okay, dito na natin ilalagay. Ayan, may supo tayo. Ayan. At tatabunan na natin siya. Okay, ayan na yung andyan na yung rabbit. Tinabi natin siya sa puno ng saging. Sabi nila pag may namatay na hayop, ibaon mo sa malapit sa puno para mamunga ng hayop yung puno. Joke lang. Baka magsilbing pataba, syempre. So andyan lang. Ito yung isda na nahuli natin sa bukid. Isang dalag. Ayan. So dalawang linggo na siyang nandito. Hindi naman siya namamatay. So hinahayaan lang natin siyang lumaki dito. At ayan o. Ayan. Nilagyan natin ng photos para may halaman naman dito sa maliit na lagayan niya. Asan na siya? Asan ka na? Ayun.
Ayun siya. Ayun. Uy. Ayan. Dalawang linggo na siya dito. Hindi naman siya namamatay. So, sana lumaki pa siya. At baka pwede siyang ulamin.